Ayan, so guys, good morning. For this video tutorial, yung i-discuss natin is all about kung paano mag-register sa iWatch or kung paano mag-create ng account sa iWatch. First thing na kailangan natin for account creation sa iWatch.ph is kailangan natin makahanap ng referral link. Yung referral link, makukuha natin siya from other iWatchers, sa mga iWatchers na activated na yung mga accounts. So, ayan. So, start na sa process ng registration natin. Ito. Gamitin natin yung referral link ko. Ito siya. Ayan. Ayan. So, kapag magre-register na kayo, kapag i-open nyo na yung link, yung referral link, ito yung lalabas basically. So, ayan. Yung kailangan yung i-input first is account information. So, kailangan yung ilagay dito yung username na gusto nyo, password, and then retype password for validation. Next will be yung personal information nyo. First name, last name, email address. Sa email address, pwede nyo gamitin yung Gmail account or Yahoo mail account nyo. Yung purpose kasi nito is for password recovery. So, make sure nyo lang na yung ilalagay na email address nyo dyan is ano talaga siya, existing, tsaka active siya, active meaning ginagamit niyo. And then, birthday, gender, male or female, and then next will be yung contact information ninyo. Lagyan nyo dito yung complete address, number, street number, barangay, city, kung saang city ka, province, state, kung saang province ka, country, Philippines, contact number mo. And after that, click nyo lang tong notif na to na I hereby accept the terms and agreement. And then, after that, review nyo lang. Then, good na kayo. If okay na yung mga details ninyo, click nyo lang yung register. And after that, para may confirmation na lalabas na successful yung registration ninyo. For those naman, may mga instances na hindi nagiging successful yung registration. First thing would be, yung sa password din yung hindi nagmamatch. Or, may mga times na yung first name or last name existing na sa database na iWatch. Pwedeng reason nun is, nakapag-register ka na dati sa ibang referral link. Kapag ganun naman yung situation na dati nakapag-register ka na sa ibang referral link and then ngayon gusto mong mag-join na talaga kay iWatch and then may nakausap ka tapos gusto mong mag-register sa referral link niya, gusto mong maging part ng team niya, ayun, may mga kailangan ka lang baguhin sa new registration mo. Ito siya. Para baka-register ka ng bago, kailangan mo lang baguhin basically itong mga details na to. First, yung first name mo. Kahit yung nickname mo, pwede na yon. Hindi naman yung magkakas ng issue. Yung username mo, kailangan mo siyang baguhin. Email address, kailangan mo siyang baguhin. Tsaka contact details. Itong mga items na to, basically kailangan mo to i-change for the reason na ito kasi yung mga unique identification na unique identification na ikaw to. Ikaw itong nag-register na to, ibig sabihin, yung mga details na to, pertaining lang talaga sa'yo. Basically. So, ayan. If na na-comply mo na itong mga details na to, na bago mo na to sa registration mo, good to go na yun. Click mo lang yung register, and then, magpa-prompt na yung successful registration. So, after that, okay na yun. Pwede ka na mag-login sa account mo. So, ayun, I hope may natutunan kayo sa video tutorial na to. And then, moving forward, magkikreate din ako ng mga new video tutorials relating sa iWatch business natin, sa iWatch app natin. Okay? Thank you and good day.